Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gusto ko lamang mga kapatid ibahagi sa inyo kung ano yung khutbah kaninang Jumu'ah sa masjid kasama si Sheikh Abdurrahman Al-Aqal. Isa sa mga muhaddith o kilala na scholar ng science ng hadith sa panahong pangasalukuyan kinikilala sa buong mundo si Sheikh Abdurrahman Al-Aqal. Siya yung mga nagpapasaulo ng hadith. Hadith ha, hindi Quran. Kasi yung Quran sa kanila parang Suratul Fatiha lamang. Yung Quran, ibang usapin na yun. Memorize na nila yung Quran, parang Fatiha lamang. Yung minememorize nila, 20,000 na hadith, 30,000, libu-libong hadith ang kanilang sinasaulo. So, andito siya, taga Buraida. At alam natin na maraming scholar sa ating lugar dito sa Buraida. Ang khutbah kanina, ito ay patungkol sa Salatul Fajr, mga kapatid. Sa Salatul Fajr. Mayroong nangyari sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, digmaan sa pagitan ng Furs. Pag sinabing Furs, sila yung mga taga-Persia. Taib? Yung mga taga-Persia o Iran, kung tawagin ngayon. Sa panahon noon ni Umar ibn al-Khattab, makinig tayo na maigi, napakaganda ang kwento na ito. Naglaban ang mga Muslim at mga Furs. Yung mga taga-Furs, ano yung sinasamba nila doon sa panahon nila? May isang sahabi na taga doon, si Salman al-Farisi. Siguro narinig natin yung pangalan na yun. Salman al-Farisi, di ba? Ano yung sinasamba doon ng mga tao roon? Apoy. Apoy, araw. Ito yung mga sinasamba sa panahon na yun. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon, siya ay nananalangin na manaig yung Roma sa Persia. Bakit? Nabanggit sa Bilang Quran ito. Gulibatir Rum. Isa ito sa mga milagro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit yung digmaan ng Roma at Furs. Sining nanalo? Yung Rome. Bakit nanaling Rome? Samantalang makapangyarihan yung Persia sa panahon na yun? Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Rome, Ahlul Kitab. Tandaan nyo yun ha? Ano yung Ahlul Kitab? People of the Book. Naniniwala sila saan? Sa kasulatan. Na mayroong ibinabang kapahayagan sa kanila. Ngunit mali ang kanilang paniniwala. Sila yung mga Kristiyano. Nabanggit sa Banal na Quran na sila yung mananaig laban sa Persia. Taib. Ngayon, yung kwento natin, hindi doon, hindi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon ni Umar ibn al-Khattab. Ano yung kwento natin? Ang kwento natin, nung may digmaan sa pagitan ng mga sahaba, kakaunti lamang yung bilang nila, kung di ako nagkakamali, 30,000 lamang sila at 100,000 ang mga Persian. Subhanallah. Hanggat sa pagkakataon na ito, hindi sila nakapagsara ng Salatul Fajr. Subhanallah. Hindi sila nakapagsara ng Salatul Fajr dahil sa tindin ng digmaan. Kaliwat kanan yung kalaban. Napakaraming kalaban. Kaya hindi sila nakapagsala. Ngunit, dahil sa kanilang paniniwala kay Allah, dahil sa kanilang iman, tinulungan sila at sila ay nanalo. Ito ay nabalitaan din ni Umar ibn al-Khattab ang kanilang pananaig, ang kanilang tagumpay sa sandaling iyon. May kwento si Anas bin Malik, radiyallahu anhu. Meron siyang kapatid na ang pangalan, Al-Bara ibn Malik. Ano yung pangalan? Al-Bara ibn Malik. Si Anas bin Malik, after ng digmaan, hindi niya hinahanap yung kanyang kapatid kasi namatay na. Hindi siya nalungkot na namatay ang kanyang kapatid. Isipin natin 'yon. Hindi siya nalungkot na nasawi ang kanyang kapatid. Saan siya nalungkot? Yung hindi sila nakapagsala ng Salatul Fajr. Hindi nila masisisi yung hindi nila matanggap 'yon. Bakit tayo nalilito ng Salatul Fajr samantalang abala sila sa digmaan sa pagtatanggol sa Islam. Subhanallah. At kapag naaalala ng mga sahaba yung sandaling yun, yung digmaan sa pagitan ng Persia, kahit na sila'y nanalo, nanalo sila. Sila'y nalulungkot pa rin. Kasi nakapagsala sila ng Salatul Fajr na sumikat na yung araw. Kaya nga, mayroong pang isang sahabi nagsabi, sabi niya, Salatul Fajr, ang pagsasara ng Salatul Fajr sa tamang oras, mas mainam pa sa akin kahit 100 lugar pa ang masakop namin. Subhanallah. Isipin niyo yun. Kasi ang Persia, nasakop ng mga sahaba yun sa panahon ni Propeta ng mga sahaba, sa panahon ng mga khalifa, at sa panahon din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumaganap ang Islam, di ba? At sa panahon ni Umar ibn al-Khattab, lumaganap lalo ang Islam. Sinasabi nila, kahit 100 lugar, bansa ang masakop namin, kumpara sa Salatul Fajr, maiwan ko naman yung Salatul Fajr, mas pipiliin ko magsala ng Salatul Fajr. Subhanallah. Ganito yung lungkot ng mga sahaba, mga kapatid. Ano yung kalagayan natin ngayon? Diba? Dapat lagi natin tinatanong ang ating sarili patungkol sa Salatul Fajr. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, Ya'qidu shaytanu ala qafiyati ahadik fi ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam thalath.
uqad. Talata uqad. Ang shaytan, tinatalian niya yung ulo natin dito sa may dulo. Tinatalian niya tatlong ikot. At sinasabi niya, alayka like laylun tawil. Bawat tali, no, ginagapos niya yan, tinatali niya. Matulog ka na mahaba. Tulog ka lamang. Ayun yung gusto ng shaytan sa atin, matulog. Sa banal na Quran, pinupuri ni Allah yung mga taong kakaunti lamang ang tulog nila. No, yung mga taong tatajafa junubum anil madaji. Ang kanilang mga higaan, parang natutuyo, kumbaga hindi gumagalaw. Normal lamang. Maganda yung higaan, no? Pero hindi gumagalaw. Wala yung alama o yung sign na ikaw yung natulog dun. No, yung bakas. Kumbaga, di ba tayo, kapag yung dayami, halimbawa, o kaya yung kutsyon, malalaman mo kung may natulog o wala, di ba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, yung kanilang mga higaan, parang hindi tinutulugan. Kasi sila yung nagtatahajud gabi-gabi. Ito, yung sabi sa hadith na ito, ang demonyo, bawat tali sa ating ulo, tatlong tali ang meron. Sinasabi niya, matulog ka ng mahaba. At mayroong hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idastayqad, ang isang tao kapag siya ay nagising, tandaan natin to, napakahalaga, nagising, fadhakara Allah, inalala si Allah, alhamdulillahi ladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur. Kapag binanggit niya yung hadith na ito, inhallatil uqda, ibig sabihin matatanggal yung isang tali. Ilan tali na lang natitira? Dalawa. Kapag nagudo siya, nagudo. Inhallatil uqda. Natanggal na yung pangalawang tali. At kapag nagsala siya ng salatul fajr sa jamaa, at yung babae naman sa tamang oras nagsala, inhallatil uqda. Tanggal na yung tatlong tali. Nakapagsala siya ng salatul fajr sa tamang oras. At sabi sa hadith, faasbaha nashitan tayibun nafs. Siya ay dinatnan ng umaga na masigla. Okay? Masigla, tayib. Maganda yung araw niya. Maganda yung mood niya sa umaga kasi nakapagsala siya ng salatul fajr. Mga kapatid, tandaan niyo to. 'Di ba kahit isang oras lamang natulog mo tapos nagsala ka ng salatul fajr. Pero may kondisyon ito, ha, yung tinutukoy na sala rito. Yung pagsasala na yung puso mo is nasa sala. Kapag nagtakbir, alam mo yung kahulugan ng takbir, Allahu Akbar. Tapos mataimtim yung pagdarasal mo. Kahit isang oras lamang ang tulog mo sa gabi, sa umaga kahit magdamag ka, magtrabaho, wala, hindi ka nakaramdam ng pagod. Kasi sa umaga, nagdikir ka, nagwudu ka, nagsala ka ng fajar sa jamaa. At kapag hindi ka naman nakapagdikir, late ka nagsala, sumikat na yung araw, doon ka laman nagsala, ano yung mangyari sa'yo? Wa illa, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sarili, khabith, tamad. No? Mas pangit yung sarili, pangit yung pakaramdam niya. Kahit mahaba pa yung tulog niya, kahit 7 hours na tulog, pero late na yung nagsala ng salatul fajr, pangit pa rin yung pakiramdam niya. Napakasama. Siguro alam natin yan. Yung mga nagsasala ng salatul fajr, pero may kondisyon yun, ha? Ang puso mo is nasa sala, magaan para sa'yo, mashallah. Tuwing umaga, gusto mo kaagad mag-basketball. Kaya nga may mga kapatiran tayo, di ba, kahit nagpagod sa gabi, tapos nagsala, masigla. Eh, laro ulit tayo. May mga ganun. Yung iba, di ba? Baro rin, dry na. Di ba, yung mga ganyan. Pero yung taong hindi nagsasala ng salatul fajr, wal iyadu billah, katangian, meron silang katangian ng mga munafik. Kasi mga munafik, sinasabi sa bilang Quran, hindi nila itinatayo ang pagdarasal illa wahum kusala. Maliban na lamang sila yung mga tamad. Wala yadkuruna Allah illa kalil. At hindi nila inaalala si Allah maliban na lamang nakakaunti. Ang munafik, mga kapatid, tamad magsala ng salatul fajr at salatul isya. Isa sa mga tandaan nila, laging late sa salatul fajr at sa salatul isya. Yung mga ipokrito o mapagkunwari. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa, mapangalagaan niya tayo at ibilin niya tayo sa mga tao nagsasagawa ng salatul fajr. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.